Yun, mga bayaw. So, nandito ngayon, no, sa harapan ninyo at ipapa-check natin ngayon si 2022 Beta Hybrid Pixie Bike, no? Ito po yung nilabas naman, no, ni Beta ngayon na hybrid na Pixie Bike. So, tara at bike-check natin to. Alamin natin yung kanyang specs tsaka yung mga pesang nakasalpak dito. Alright? Let's go! Head tube, no? Ito yung head tube, no, ni Beta Hybrid, no? At ang haba nito ay nasa 130mm din. Tapos makikita nyo yung kanyang headset na ginamit, yung ano pa, yung dipulitas pa. Hindi ba ito yung silvering na headset, no? Para makikita nyo. Tapos sa top tube nya, kitang kita nyo pa yung mga dugtungan ng mga welding. Ayan, no? Nakakapakapa nyo pa, no? Yung kanyang welding, hindi pa siya smooth welding. Tapos sa top tube niya, ayan, nakasulat si Hybrid. Bilog ang ginamit dito na top tube, no? Tapos, ayan, wala namang masyadong special dito sa kanyang top tube. By the way, itong kanyang top tube, no? At syempre, yung buong batalya na rin ay gawa po sa chromoly steel. So, makakal po to, may kabigatan. Ayan naman, yung kanyang daanan ng kable, just in case na gusto mong pagapangin, no? Dito sa kanyang down tube pababa, nakasulat yung Beta. Simpleng sticker lang to. Hindi na nilagyan ng special na sticker. Tapos, ito naman po yung kanyang battle cage, no? What else? Ito sa seat tube naman, yung kanyang specs ng kanyang seat tube. Makikita nyo dito sa part na to, ayan yung kanyang dugtungan ng mga welding. Okay? What else? Sa part naman na to, sa kanyang seat stay, wala, diretso lang yung kanyang seat stay. Simple lang. May bridge dito, just in case na gusto mong lagyan ng rim brakes, pwede naman, no? Bahala ka kung anong trip mo. Okay? Sa kanya naman dito, sa kanyang chainstay, simple lang din, bilog lang, sexy lang. At may bridge din siya dito sa part na to, may bridge din po. Okay? Pagdating naman sa kanyang ano, no, rim. Ang rim na ginamit sa kanya ay aerotype, no? Ayan, may nakasulat na Beta decals. Alloy po ito. Actually, sa buong bike, ang alloy lang dito, ito lang rim, no? The rest, puro bakal na po. Ito po ay ang kanyang, siyempre, ang kanyang spokes and nipples. Bakal din. Stainless lang to, pero dumidikit pa rin yung magnet, no? What else? Yung sprocket naman po niya, ng pampixie. Ito po. Tapos, meron din siya, pag gusto niyo ng freewheeling, ito naman po. Yung kanyang pang freewheel, no? Pag ayaw niyo ng pixie. Ito, 16 teeth naman po itong pang, ano niya, na may freewheel. Ito yung kanyang hub, bakal din. Tapos ayan yung kanyang ehe or rear axle, no? Ito naman yung kanyang kapitan dito para adjuster nyo. Okay? Ayan yung kanyang chain. Kayo na lang po tumingin kung anong brand ng kanyang chain. Ito po yung kanyang chain wheel. Ang chain wheel niya po ay bakal din. Ang ano naman ito, ang number naman ng mga ngipin nito ay 44 feet, no? 170mm ang haba ng kanyang crank arm, 9/16 yung kanyang pasukan ng pedal, no? Bakal din to. Tapos ang ginamit naman sa kanya dito na bottom bracket yung 113, oh, 113 na silvering, no? Pagdating dito sa kanyang seat clamp quick release,
Ito pala, nakalimutan ko sabihin sa inyo, ito alloy din to. Ito lang ang alloy at saka itong kanyang rim, yan ang alloy. Tapos, ito naman kanyang seat post, ordinary lang. Ang ano naman ito ay 25.4 ang kanyang insertion. Ang haba naman ito ay 300mm. Kung gusto niyo i-upgrade, pwede rin naman. Ito pa yung old school, may bilog pa. So, pangit ito, laging gumaganyan-ganyan yan, laging gumaganyan-ganyan, gumaganyan. So, paltan nyo na lang nung modern na seat post. Pagka may pera kayo, mura lang naman yan, 350 lang yan, hanggang 300. Diba? Ito yung bracket, bakal din. Ito naman yung brand ng kanyang upuan, Beta. Sa upuan, bumawi si Beta, no? Yung upuan naman niya ay ano po, synthetic rubber ang ginamit. Maganda yung kanyang foam. Okay na okay. Weatherproof. Pwede maulanan, pwede mainitan. Ayos na ayos. Okay? Sa gulong, bago ko makalimutan, no? Ang ginamit na gulong dito ay 700 by 28C ang ginamit sa kanyang gulong. Pero hanapin natin yung kanyang pito. Hanapin natin kung anong ginamit na pito rito. Hanapin natin. Nasa na siya? Nasa na to? Ayan. Ang ginamit dito ay threader valve ba, no? Or American valve ang ginamit sa kanya. Hindi natin makita yung kanyang ano eh, kanyang brand ng gulong. Okay? What else? Dito naman sa kanyang rims, no? Yung sa likod, black. Yung sa harap naman, red. No? Ito naman, alloy din. No? Tapos, ayan, alloy din to. Medyo aero type siya. Tapos, ganun din. Stainless lang. Dumidikit pa rin yung bakal. Yung kanyang tinidor naman, chrome or steel din po. No? Ganun din po sa kanyang hubs. No? Ayan din. Yung kanyang front axle naman. Makikita nyo. Okay? Sa preno, bumawi si Beta. Kasi napansin nyo yung kay Garuda, pangit yung preno niya, yung pang ano lang, pang mga kiddie bike, yung mga size 12, size 14, size 16. Yung mga ganun lang, yung mga bakalin. Dito naman kay Beta, bumawi siya sa preno. No? Tapos, ayun naman yung kanyang brake lever. So, para lang may preno ka sa unahan. What else? Yung kanya naman pong stem, no? Yung stem naman po niya rito ay 50 hanggang 60mm ang haba, no? Ito ba alloy, Noel? Ha? O, ito, alloy din daw to yung kanyang stem. Pero yung kanyang drop bar po ay hindi alloy, no? Tapos, ang matatawa ka rito, dito, standard. Pagdating dito, oversize na, 31.8. Kasi, no, may humps siya. Meron siyang humps dito, no? Ang ano nito, ang laki nito, simula dito hanggang dito, 38mm lang ang haba, no? Pangit yung ginamit sa kanyang ano, hindi niya binartipan to eh. Ito, foam lang yung nilagay. Alam niyo yung ano, yung foam na ginagamit sa ano? Sa pagpa-barbell. Oh, yun, ito lang yun, yung sa hawakan ng barbell, ito lang yung nilagay dito. Okay? So, ito, bakal pa to. Okay? So, ano pa? Titignan niyo yung brake lever niya. Yung brake lever naman niya, alloy. Yun. Brake lever niya ay alloy. Oh. Oh. Sabi mo muna, shoutout ko muna, shoutout. Shoutout. Sabi mo, dali. Sino babati mo? Sino? Isla. Sino pa? Wala na. Sabi mo, Pogi si Bayaw. Pogi. Sabi mo, Pogi si Bayaw. Ayan, oh. Ngayon, etong kanyang ano, etong kanyang drop bar, yun nga, standard yung gilid, pagdating dito, oversize na, no? 31.8. Okay? So, ayan po, no? Nasabi ko na sa inyo kung ano yung mga materials at mga description at mga piyesang nakasalpak dito kay Beta Hybrid, no? At kung may nakalimutan man po ako nasabihin or anything, i-comment nyo na lang po down below para masabi ko sa inyo at masagot ko rin, no, kung may katanungan kayo. Okay? Yun. So, ito po, no, ang ating vlog, no, para dito kay 2022 Beta Hybrid Keeper Edition Pixie Bike, no. So, ito nga po, no, chromoly steel to, no. Naglabas din sila ng panapat kay Garuda Tempest. Kaso si Garuda Tempest talaga, nilampaso sila kasi si Garuda Tempest, siyempre, alloy, no? At siyempre, alam ko gusto niyo nang malaman kung magkano to, no? At bago yan, dito po niyo yan mabibili, no?
Bike Rides Bicycle Shop. Katabi po siya ni Mercury Vlog. At saka katabi siya ng bilihan ng mga jersey na to. Mga jersey na to, galing to ng pier, no? Mga pang basketball, pang baseball, lahat kung ano-anong gusto niyong sport, nandiyan na, no? Bili kayo dyan kasi mura dyan. Dyan din ako pumibili ng mga sando. Magaganda yung mga sando nila, no? So, yun na nga, no? Magkano ang presyo nitong si 2022 Beta Hybrid Deeper Edition Gravel Bike, no? Ah, hindi. Fixie Bike. No, ito po ay nagkakahalaga ng 6,000 pesos. Opo, gawa ito sa promo list nila. So, sa mga mahilig dyan sa promo list still. So, ito si Beta Hybrid, no? Mabibili niyo yan dyan kay Rides Bicycle Shop. So, sa aking mga subscribers pa rin, no? Please like, share, and subscribe. Dino Boy TV para lagi kayo updated sa aking mga latest bike checks, latest sa mga bike shop visits, mga bangketa visits natin, at syempre mga cycling tips na rin. Ngayon, dito at saan mang lugar sa mundo, di ba? At sa buong cycling world. Okay? So, yun lang, no? At syempre, special shoutout pa rin sa ating mga Pinoy bike vloggers, no? Yung mga YouTube vloggers, no? Gaya-gaya ni, ano, ni Bennett TV Vlog, no? Shoutout sa'yo. Syempre, si ano pa rin, Deo Ramdoliosa, mga tropa natin, si Kuya Palaboy, si Alex MTV, or mas kilala sa Urban Wonder. O, diba? Ayan, mga ano po natin yan, tropa nating mga cycling vlog yan, no? Sino pa? Siyempre, si Sprikitik, the Explorer, no? Subscribe din natin yan. Si Solo Siklista. Siyempre, si tropa natin, si Sobeit. Yan. Subscribe nyo rin po. Si Tropex TV, si Kong Els Andy Bike, at lahat po ng mga ano, no? Pinoy small vloggers, no? Mga bike vloggers, no? Supportahan po natin sila, okay? At siyempre, hindi ko rin makakalimutan batiin yung ating mga OFW all over the world, no? Maraming salamat po sa pagsuporta kay Dino Boy TV, lalo-lalo na po siyempre yung mga kaibigan natin dyan, no? Sa Caribbean Islands, lalo na dyan sa Cayman Islands, sa Bahamas, dyan sa Jamaica, dyan po sa may Mexico, dyan din po sa may area ng Miami, Florida, siyempre sa Middle East na rin, sa United Arab Emirates, sa Kingdom of Saudi Arabia, sa Asia, siyempre sa Japan, sa Malaysia, sa Thailand, tapos sa Korea, sa China, so, diba? Sa Laos, sa Vietnam, sa Cambodia, diba? Sa Brunei, Darussalam, diba? At siyempre, sa US, Canada, New Zealand, Sweden, Switzerland, Poland, Norway, Germany, Italy, UK, diba? Ukraine, Russia, diba? Ireland, oh, diba? Netherlands, at kung saan-saan ang parte pa ng mundo, siyempre, lalong-lalo na sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat po sa pag-subscribe kay Dino Boy TV. Till then, mga bayaw, this is Dino Boy TV saying peace out! Outdoor and cycling attire for MTB, the Trail Man. Suwabe ang looks at matibay ang fabrics. Trail Man has various designs fitted for biking and other fitness affair. Kaya sa rides mo, i-trail man mo. Designed and engineered by Manang Loming Store, MLS. Trail Man.